Welcome sa isa na namang napakawalang kakwenta-kwentang movie review dito sa YouTube. Dito, sa balat ng YouTube. Tama ka! Dito yun! So yun, pag-uusapan natin ngayon itong movie na pinamagatang Haliparot. Directed by Bobby Bonifacio Jr. Available siya sa Vivamax. Simula ngayong araw, pinag-ibidangan siya ni Maui Taylor, ni Aiko Garcia, Macho Francisco, Errol Carmelo, tungkol sa isang dalaga na si Ging, si Abigail, na in love sa isang peking misyonaryo. Peking, hindi ko alam, alagad ng Diyos o anong tawag doon. So, narin niya rito si Maui Taylor. Ito siguro yung comeback movie ni Maui Taylor. Hindi naman parang comeback movie kasi marami na naman siyang movie, pero ito siguro yung isa sa mga pagbabalik, sexy scene, mga sex film ni Maui Taylor, no? So, yun. Tungkol sa isang babae na nagkagusto sa isang misyonaryo. Tapos yung misyonaryo na yun, naging kasintahan ng nanay niya. Gulat siya ka, naging kasintahan ng nanay niya yung misyonaryo na yun, eh, no? Tapos yun, si Jeric. Jeric yung pangalan peking misyonaryo na yun. Nagkaroon sila ng forbidden love kasi sa likod ng nanay, parang mayroong relasyon na si Maui Taylor sa yung si Jeric, pero nung isang beses nag-deliver ng mga may negosyo kasi sila, nagpa-pottery yung si Maui Taylor dito, yun yung business nila. So nag-deliver siya sa Laguna ng mga palayok yata yun, o mga santo kung ano man yan. Tapos yun, doon nagsimula yung na may nangyari kay Jeric sa dito ay Ging. Nagkaroon sila ng parang doon siya na divergence. Eh siguro kaya yung title ng movie, no? Kasi Haliparot nga naman to si Ging-Ging, eh, no? Kasi bukod sa nagpagalaw siya dito kay Jeric. Dahil yun nga, na-in love siya dito kay Jeric, eh, no? Pero in the end, yun, parang nimpomaniac yata to si Jeric, eh. Nimpomaniac na peking missionary. Na meron din pala nabuntis sa ibang lugar. So, balik tayo sa kwento. Nalaman to din to ni Maui Taylor kasi parang may nakita si paano to? Yung si Gabo, yung tricycle driver na may gusto kay Ging-Ging na ano, na may nakita siya sa babae na hinaharap din to si Jeric kasi nabuntis din nung Jeric na yun, yung anak niya. Diba? Napaka-sakim. Napaka-grabe yung ano nito, itong kwento na to. Maganda tong kwento na to. May aral para sa akin. Maganda naman siya. So, kung i-rate ko to is mga ano siguro, 8 out of 10, maganda naman yung takbo ng story. Eh. May mga scene lang na parang hindi na dapat yung nagbabike si Ging-Ging, tapos nadapa siya, sumemplang. Tingin ko dapat wala na yun, eh. Parang lalo lang ano siya, nandun sa, parang na-develop lang siya lalo dun kay Jeric. Tingin ko kung wala na yun, hindi na siguro siya mag-aano, hindi na siguro siya ma-love dun kay Jeric. Pero dahil tinulungan siya, yun, parang na-love. Saka, may mga, ang kapupulutan din ng aral dito is tungkol yun sa mga bata na ano, nagkagusto sa mas matanda sa kanila. Tapos parang nangyayari, pinapantasya nila yung mas matanda sa kanila. Ganun. Parang ganun yung nangyari dito, eh. So ayun, panoorin niyo siya, available siya sa Vivamax. Magaling naman yung pagkakaganap dito ni Ging-Ging, si Aiko Garcia. Siya yung nanalo dun sa parang contest ng Vivamax, yung Fantasia La Ia ba yun? Siya yung pinaka grand winner. So, ito yung debut film niya. So, supportahan niyo siya. At kung pag-uusapan naman natin ay yung mga mainit na eksena. Marami ding mainit na eksena rito sa movie na to. Meron dito mainit na eksena si Maui Taylor, syempre. Ang isa sa mga sa mga babae na patangkad sa lahat ng kalalakihan. So, yun. Magaling din dito yung ganap ni Ging-Ging, ni Abigail. Yun nga lang, namatay siya sa huli. Dahil hinampas siya ni Jeric. Ang ano lang dito, hindi nahuli si Jeric, eh. Sayang, nahuli sana yung mukha kang inang yun, eh.
Pero believe ko dito kay Errol kasi Errol Carmelo si Gabo kasi pinalagutan niya si Gingging kahit alam niya na hindi naman siya yung maging yung tatay nung dinadala nito kasi nabuntis si Gingging ni Jedrick. So yun, parang ganun yung nangyari. So dapat tingin ko dito, dapat nahuli talaga yung Jedrick eh, pero nakakakas eh. Panga din kasi ito. Dapat tinampas nila ng palayok agad. Yung nalang kita. Ipot ang ginawa ni Maui. Sinampal lang eh. So yun. May backstory din naman dito si Jerick. Parang lumaki siya sa bahay ampunan. Tapos na pagsamantalahan din siya ng mga isa sa mga nagbabantay doon na babae. No? Parang sinamantala yung kabataan niya. Parang may backstory din. Pero tingin ko hindi naman dapat yun maging dahilan para maging ganun din siya. Parang gano'n, ginaya mo yung ginawa sa'yo, gano'n. Tingin ko mali yun. So, yun. Kung may time kayo, panoorin nyo itong Holy Parrot. Maganda itong movie na to. Pinagibidahan ni Aiko, ni Maui, ni Errol, saka ni Matthew Francisco. Directed by Bobby Bonifacio Jr. Parang ano to eh, kumbaga pwede itong ilaban sa ano eh. Pwede ilaban sa Cinemalaya eh, kasi medyo, alam siya, parang indie film yung dating. Hindi ganun, si Maui Taylor lang pinakasikat na artista dito. Tapos yung the rest, parang hindi na siya ganun. Oh, mga uprising stars, pero, alam mo yun. Maganda naman. Okay din. Maraming sex scenes kung yun yung habol ninyo. Tingin ko yun naman yung habol nyo, kaya nyo kalilik tong video na to eh. So, ayun, panoorin nyo siya. At, sa mga nagtatanong kung paano mapapanood to, available sa Viva Max for 149 pesos, mapapanood nyo na siya. Alright, so that's it for this movie review. Abangan nyo pa yung mga susunod ko pang movie review. Next week, merong movie na paparating, yung kay Azzy Acosta sa kay Angelica. Alam ko namang inaabangan nyo. Ang title ay Sila ay Sa Akin. Parang ganun. Sila ay Akin. Parang ganun. So abangan nyo yung next ko na movie review tungkol sa dalawang yun. Kay Azzy Acosta, sa kay Angelica. Angelica. So,